Hi guys! Welcome back to my channel. Ako nga pala si Maris. And for today's video, meron akong i-share sa inyo para mag-level up yung paggamit nyo ng MaxiPure Solution ng hindi mahapde. Kung gusto nyo pang malaman kung ano yung, kung gusto nyo malaman kung ano yung tinutukoy ko, just keep on watching! So ayun na nga, gusto ko lang magbigay ng update sa aking face. Using MaxiPure Solution Exfoliant number 3. Meron po akong video dyan sa baba. Makikita nyo po, nag-start po akong gumamit since day 1 until 28 days para makita nyo po yung day-to-day update na nangyari sa aking mukha using MaxiPure Exfoliant Solution. Hindi po ito sponsored video, hindi po ako kilala ng MaxiPure, hindi po niya alam na nag-i-exist ako sa mundong ito. So, gusto ko lang pong i-share sa inyo yung technique na nalaman ko lang ngayon kasi tapos na po ako gumamit ng 2 bottle ng MaxiPure Exfoliant Solution number 3. Yes po, naka-2 bottle na po ako ng MaxiPure at hindi ko na po itutuloy yon ng paggamit pa ng 3rd bottle kasi alam ko may nabasa ako na kailangan ng skin natin ng pahinga sa pagpipil. And hindi maganda sa ating skin yung sobra-sobrang pagbabalat. So, para ma-achieve ko yon, kailangan ko pa rin gumamit ng MaxiPure bilang maintenance, pero hindi na puro. So, isi-share ko sa inyo kung ano yung ginagamit ko ngayon pang maintenance at pwede nyo rin itong gamitin as a beginner kung nahahapdian ka dun sa regular na MaxiPure na bote. So, meron pa din akong MaxiPure Exfoliant Solution number 3, kaya lang yung maliit na version na niya, hindi na yung malaki. Nabili ko to sa halagang 32 pesos. 32 nga ba? Basta, 32 pesos. And meron din ako ditong Eskinol Papaya Soft White. Yung 135 ml. Para hindi na maging puro yung paggamit ko ng MaxiPure Solution number 3, ay pinag-mimix ko po silang dalawa. Yes guys, pinag-mimix ko na po silang dalawa. Yun na yung ginagawa kong pang maintenance. Although may pagbabalat pa din, pero hindi na kagaya ng purong MaxiPure Exfoliant Solution. Alam ko magkaiba silang brand, pero marami akong napanood na video na sobrang nag-work sa kanila to bilang maintenance at pang start. Kasi sobrang nga naman hapdi nito para sa kanila. Which is para sa akin is okay lang siya. Tolerable naman. So, para ma-mix mo tong dalawa, kailangan mong kumuha ng malinis na container at dun mo imi-mix yung dalawang to. Yes, guys? At kapag na-mix mo na silang dalawa, pwede mo na siyang gamiting toner every day and every night. So, bali, eto na yung mixed product. Na-mix ko na dito yung maliit na version nito. And alam ko so, may sobra pa nito, pero hindi ko alam kung saan ko na nalagay. Basta, ito yung ginagamit ko every day and every night. Ang napansin ko sa kanya is wala naman extreme na walang extreme na hapde, which is napamild niya pa. Yung napamild niya pa yung MaxiPure Exfoliant Solution number 3. Parang ang gulo ko. Yun guys, para maging mild ito, minimix ko siya dito. Yun yung pinaka-easy ko sasabihin. So ginagamit para malaman nyo kung baka allergic kayo pag minix tong dalawa, kailangan nyo pa rin mag-patch test. Like, kukuha kayo ng ganito. Yan, ganyan. And then, ilalagay nyo muna sa likod ng tenga nyo. And then, leave it for like 30 minutes para malaman nyo kung mag-irritate ba yung skin nyo using this too or hindi. In my case, hindi siya nag-hapde, hindi nag-react, walang pagbabago. Kasi nga, eto nga kinaya ng skin ko. What more kung imimix ko pa at magiging mild, diba? So, kagaya ngayon guys, kakatapos ko lang maligo and wala pa po ako nilalagay sa mukha ko. So, eto na yung update niya guys. Yan, may mga pimple pa rin na tumutubo. Okay lang naman sa akin yun. At least, yung pinaka-problem ko na sobrang malalaking pimple ay hindi na bumalik. May bago ako dito and dito sa may pag nagsasalamin ako dito sa area na to. So guys, tuturo ko sa inyo kung paano ko to ginagamit. Ibang pwede kong itawag dito, Max Plus Eskinol Plus MaxiPure MaxiCol.
So, start na tayo guys ng aking skincare. And, kuha ka lang ng bulak. Actually, hindi na nga din to sobrang... And marami akong nakitang videos na hindi sila nag-start sa puro. Nag-start sila sa mix na. Kasi nga naman hindi tayo para pareho ng skin, di ba? So, ganyan lang. And then... Siya na yung ginagamit kong toner. Mabango pa tong ano, Eskinol na papaya. And alam naman natin na maraming health benefits ang papaya sa ating skin. Yan. Siyempre, damay na din natin yung ating neck. Yan. Ito yung makukuha mong dumi. Ayan. And pagkatapos mo pa rin gumamit ng toner, kailangan mo pa ding mag-moisturizer. Walang problema kahit anong moisturizer ang gamitin mo, anong klaseng brand man yan, as long as nahiyang ka. At hindi naman ako nagkaroon ng problema mixing any product together with MaxiPeel Solution. Hindi ako nag-irritate, wala akong ganung naramdaman. So, ang ginagamit kong moisturizer is ang aking favorite na Lux Organics Aloe Vera, 97% Aloe Vera Vitamin C. And sa sobrang favorite ko, ayan, nakalahati ko na siya. Always use moisturizer, guys. Ayan. Ganyan lang ako gumagamit. Imagine naman kung anong... Kung gusto niyong makita yung journey ko using MaxiPeel Solution, meron po akong video. And meron din pala akong video guys about my severe acne experience. At alam niyo ba, ang napansin ko sa balat ko bukod sa hindi na ako nagkaka-pimple is hindi na ako masyadong nagkaka-blackheads ng bongga. Hindi kagaya dati, yung cheeks ko, lalong-lalo na yung nose ko, sobrang dami niyang blackheads. And dito, yan. Ito yung ginagawa ko every morning and every night. And sa morning guys, wag niyong kakalimutang gumamit ng sunblock. Ang ginagamit kong sunblock ngayon is yung Quick FX na sunblock. Napakaganda ng sunblock na ito. And mura pa, affordable na, madali pang makita sa mga Watson store, 99 pesos. Meron silang malaking variant nito, I think 200 plus yung full size nito. Pero kung gusto nyong mag-umpisa guys, pwede na kayo dito. Huwag nyo lang kakalimutan na mag-sunblock tuwing umaga, lalong-lalo na sa mga viewers ko na kailangan lumabas sa umaga, kailangan mag-work. Although kahit nasa bahay lang ako, gumagamit talaga ako ng sunblock. Ang laking tulong nitong mga products na ginagamit ko para ma-achieve ko na hindi na masyadong bumalik yung mga malalaking pimple ko. I hope nakatulong tong video na to guys sa inyo sa mga gustong sumubok ng MaxiPeel Solution pero natatakot kasi sobrang hapdi niya. Pwede niyong itry itong dalawa na alam kong magugustuhan niyo at alam kong mag-work sa inyo. And disclaimer nga pala guys, lahat ng tinatest out kong product sa video na ito is hindi po sponsored. And I know na iba-iba tayo ng skincare, iba't iba tayo ng skin type. And sabi nga nila, use this product at your own risk. Baka po may mag-message sa akin na, "Hoy, ba't mo ni-recommend yan? Tingnan mo, nasunog tuloy yung mukha ko." Sineshare ko lang itong mga bagay na to kasi alam ko na may mga taong kagaya ko na sobra yung pag-deal nila sa acne nila as in feeling nila wala nang solution sa mga problema nila. Don't give up finding products na mag-work sa'yo. And I know madaming acne YouTubers ang nakasubok ng mga product na nag-work sa skin nila. Bali, gawin nyo lang tong preference. Kung gusto nyong subukan yung mga product na kagaya nito,
Thank you for watching, guys. Don't forget to hit like and subscribe sa aking YouTube channel. Hanggang sa susunod na video. Maraming salamat. Bye!